Musta mga bossing kalapatids? Magandang gabi sa inyo. Gumagabi na rin. Gagawin natin yung experiment ngayon para sa bulutong ng kalapati natin. Ito. Dahon ng bayabas. So, ngayon, nagsasaing ako. So, yan. Kanin. Paluto na. So, gagawin natin, kukuha tayo ng mangkok. Ito. Ilalagay natin dito yung dahon ng bayabas. So, gagawin natin, babanlawin muna. Magkaroon ng konting sabaw, katas yung dahon. Pag kinunan mo ng tuyo, wala ka masyadong makukuha ang katas. Ayan. So ayan na ang bossing kalapatids. Simple lang, simple lang to panggamot sa mga bulutong ng kalapati. Yan, kasi yung dalawang kalapati ko ay nagkaroon ng bulutong. Gagamurin natin ngayon. So, ilalagay natin itong dahon ng bayabas dito sa malapit na malutong kanin. So mamaya, update ko na lang kayo pagluto na yung bayabas. Sige, mga bossing kalapatids. Dito muna tayo. Mga bossing kalapatids, ito yung isang panggamo natin, paminta. Susubuan natin ng tatlong piraso bago pahiran ng dahon ng bayabas, yung katas ng dahon ng bayabas. At ito ang isang tools para pampahid natin, cotton buds. So malapit na maluto yung dahon ng bayabas natin, mamaya kakatasin natin para maipahid natin sa mga bulutong ng kalapati natin. So wait lang. Welcome back. So ito na yung dahon ng bayabas natin, titigay na natin. Ito. Make sure na pigang-piga para umas lang yung katas ng bayabas. Ito na mga bossing kalapatids. So magpapahid na tayo. Sandali lang.
Ito mga bossing. Buluto niya. Ang gagawin muna natin, papasubuan muna tayo ng tatlong piraso ng paminta. Yan. Tapos round buds. So dito sa nandang bayabas. Para maliwanag. Yan, ganyan lang kasimple.
ito yung isang YB natin. May bulutong din. Subuan muna natin ang tatlong prasong paminta. And then, tayiran na natin ang katas ng bayabas. Ganyan lang mga bossing. Twice a day nyo lang gagawin, umaga at sa hapon, kaso ginabi na ako eh. Meron pa dito sa mata. Ganyan lang kasimple, twice a day matutuyo na yung bulutong ng kalapati natin. Yan, na-impact na to. So, kagamutin natin yung impact nya. Ubos na natin titira, sayang. Thank you.
ayan sila. Maglagay na rin kayo ng iniwang sibuyas sa bawat sulok ng loaf nyo para iwas sa lamok na rin. So update na lang sa susunod. Salamat mga bossing kalapatids.